Magandang hapon po. Ito po ang ating latest update para nga po dito sa minomonitor natin na si Bagyong Paeng. Ano? Si Bagyong Paeng nga po ay na-maintain yung lakas na abot na 70 km per hour malapit sa gitna at may pagbugso po yan na abot ng 85 km per hour. Kumikilos nga po ito pa west-southwestward sa bilis na 10 km per hour. At ayon sa ating advanced weather forecast, ito nga po, no, ay posibleng dito nga sa may parte ng Central Luzon na dumaan at ayon naman sa ating European Centre, ito nga po ay posibleng dumaan sa coastal water pa rin, ano? Hindi nagbabago yung kanilang forecast prediction na posible pa rin ito dumaan dito sa may parte ng Bicol Region. Asahan po muna natin ano yung mga pag-ulan bunsod ng extension ng kaulapan nitong si Bagyong Paeng at yung ating shear line ay makakaranas po ng mga pag-ulan dito nga po sa may MIMAROPA, Bicol Region, sa may Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, SOCCSKSARGEN, sa may Quezon, Agusan del Norte, Surigao del Norte at sa Dinagat Island. Asahan pa rin po natin yung mga pag-ulan at maging dito nga po sa may parte ng Palawan, halos buong Palawan po, no, nakakaranas ng mga biglaang pagbuhos ng malalakas na pag-ulan. Dumako tayo sa ating mga forecast track prediction. Dito nga po mapapansin natin, ayon sa Japan Agency at National Oceanic, ito nga po ay halos hindi sila nagkakalayo ng bagong pag-asa, mas mataas nga lang to ng bahagya. Posible nga no, na itong Bagyong Paeng, ay posible nga po, ito po yung unang-una niyang posibleng daanan. Posible nga po siyang pumasok dito nga po as typhoon category sa may Dipakulaw, sa may Aurora. At dediretso nga po yan, ang madadaanan po niyan ay yung dito nga sa may San Ramos, sa may Quirino, sa may Cagayan Valley. At dediretso naman po yan sa may parte ng Bayumbong sa Nueva Vizcaya. At dediretso po yan, pagkatapos po niyan ay ang diretso po niyan sa may Ifugao. At dito naman po ang sunod niya, no, sa may Suyo sa Ilocos Sur. At mag-exit po yan dito sa may Pilar, Ilocos Sur. At lalabas nga po yan ng Philippine Area of Responsibility at magda-downgrade nga po siya dahil po magkakaroon siya ng mga landfall scenario. Pero yung kanyang pagpasok po sa Aurora as typhoon category po yan ayon sa ating Japan Agency at National Oceanic. Ito naman po ano, yung ating forecast track ng ating bagong pag-asa DOST. Mas mababa nga lang to ng bahagya no, kumpara sa Japan Agency at National Oceanic. Ito naman po ano, ay posibleng tatawid ng typhoon category sa Central Luzon at lalabas ng typhoon category at bahagyang hihina po yan. Ito po yung sa ating bagong pag-asa DOST. Dumako naman tayo sa ating European Centre. Ayon nga po sa ating European Centre, eto nga po, by October 28, patuloy nga po yung pag-intensify nitong Bagyong Paeng. At by October 29, dito nga po no, susubsub dyan sa may parte ng Catanduanes, sa coastal water ng Catanduanes. Wala po tayong landfall scenario sa sa may Catanduanes. Dadaan lang po siya sa coastal water ng Catanduanes. At mapapansin nga po natin, bahagyang bibilis itong si Bagyong Paeng at pagdating nga po ng October 29, Saturday, 10 a.m, posible nga po yan magkaroon ng interaction dito sa may Jose Panganiban sa may Camarines Norte. At dadaan po yan dito posible sa may parte ng Pulilio Island. Dito nga po mapapansin natin nasa coastal water po yan ng Pulilio Island. Possible pa rin po magbago yan dahil nga posible rin po magkaroon ng landfall scenario sa Pulilio Island. At pagtapos nga po sa may Pulilio Island, dadaan naman po ito dito sa may Impanta, Quezon. At pagdating sa may Impanta, Quezon, dediretso po yan ng San Miguel, Concepcion. At lalabas po yan dito sa may Zambales, sa may Candelaria, Zambales. As typhoon category pa rin po yan at makikita nga natin bahagyang susubsub yan pababa at muli po yan aangat patungo naman dito sa atin sa West Philippine Sea. At dito nga po, mag-i-intensify pa po ulit ng tuloy-tuloy. Kung mapapansin natin, hindi po nagbago ngayon yung forecast track ng European Centre. Makikita natin yung pinaka-ano niya ngayon is stable. Nagbago po ng forecast prediction ngayon yung bagong pag-asa DOST at yung ating Japan Agency. At meron tayong isang possible scenario na magkakaroon tayo ng posibleng mahinang bagyo dito, tropical depression sa eastern section ng Mindanao. Pero ayon po sa ating advanced weather forecast,
Posible nga po, no, bago ito magkaroon ng landfall scenario, posible naman po siyang malusaw. At wala naman po tayo nakikitang scenario sa ngayon na posible siyang lumakas pa. Again, inuulit natin, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang posibilidad na magbago yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para nga po sa mga posibilidad pa na pagbabago nitong mga minomonitor natin na sama ng panahon na posibleng makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po. Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people.